Hi! Magandang hapon po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga buntis na nanonood ngayon. At kahit hindi mga buntis, no? Sina Mamshi, sina Mister. So, kahit hindi pa buntis si Mrs., panoorin niyo rin to kasi, di ba, malay niyo sa darating na araw mabubuntis si Mrs. So, alam niyo na kung ano ang mga dapat gawin or ang mga hindi dapat gawin ng isang buntis. Okay, so ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga bawal na gawin, nakainin, mga bawal na bisyo, no, kapag buntis ang isang babae. So itong mga tanong na to or itong mga bawal na to, 10 bawal ay binasi ko lang po doon sa mga tinatanong din palagi ng mga pasyente. So, ano ang 10 bawal sa mga buntis? Okay, number 1. Siyempre, pag buntis, alam niyo naman, bawal uminom ng kung ano-anong gamot. So, yun ang number 1, ha? Kapag buntis, ingat po kayo sa pag-inom ng gamot. Kaya nga sinasabi, pag mga buntis, eh, bawal magkasakit, no? Pero, siyempre, hindi naman maiiwasan kahit anong ingat nagkakasakit. So, kung medyo malala, kailangan talagang uminom ng gamot. Magpa-check up muna kay doktor kasi alam naman ng doktor kung anong ibibigay sa inyo na gamot na safe para kay baby. Okay? So, yun ang number 1, no? Mag-ingat sa mga iniinom ng gamot kasi lalo na pag nasa first trimester pa, yung early stage of pregnancy, malaki ang chance na maapektuhan ang baby kasi nasa stage siya na nagde-develop yung mga important organs sa katawan niya. Okay? So, yun ang number 1. Ang number 2 naman ay tinatanong ng mga pasyente kung, Dok, ano bang mga bawal kainin? So, ang bawal kainin sa mga buntis ay yung matataba tsaka maaalat. No? Kasi itong matataba tsaka maaalat, later on, magko-contribute ito sa pagmamanas na inyong mga paa, yung namamaga yung mga paa. At pag namamaga ang paa, malaki ang posibilidad na mag-high blood si Mrs. No? So, iwas sa maalat at matatabang pagkain. Sa ngayon, hindi nyo makikita yan, no? Sasabihin nyo na, hindi naman ako nag-high blood, Dok, kahit mahilig ako sa bulad, sa ginamos, no? Hindi naman ako nag-high blood at hindi naman namamaga yung pa ako. Yung mga problema kasi ng pamamanas, pagmamaga ng paa at saka pag-high blood, usually na lumalabas yan pag nasa 8 months pataas na yung babae, yung buntis. So, sa ngayon, hindi nyo makikita yan. 7 months below, bihirang magkaroon ng pamamaga ng paa at saka high blood. So, para maiwasan in the future, iwas na sa matataba at maalat na pagkain. Siyempre, pati na rin yung mga matatamis, no? Yung sweets. Kasi, pag tumaas ang blood sugar nyo, itong mga buntis na may matataas na blood sugar, pwedeng lumaki masyado ang baby. No? So, pag malaki ang baby, so kayo rin ang mahihirapan sa pagpapalabas niyan. So, iwas, maaalat, matataba at matatamis. Pwede naman kumain, no? Hindi naman palagi. Siguro sa isang week, twice a week, pwede naman kumain ng cake or gusto niyo yung adobo, no? Mga twice a week lang. Pero hindi naman talagang isang plato, no? Siguro kalahating slice ng cake, ganun, pwede. Okay, so bawal ang matatamis, matataba at saka maaalat sa mga buntis. Ang pangatlong bawal ay ang pag-e-exercise, no? Lalo na pag nasa first trimester pa or early stage of pregnancy. So bawal ang paglalakad, magpapagod. Kasi nasa first 3 months, lalo na sa first 3 months, dyan ang maraming na-abort, nalalaglag ng mga baby. So, madaling mag-spotting, tapos lumalabas yung baby. So, pag nasa first trimester, kadalasan ina-advise ng doktor na mas marami ang panahon ng pahinga ang buntis, no? Kesa naglalakad-lakad o nag-e-exercise. Ngayon, pag nasa 8 months pataas na ang buntis, pwede nang i-advise sa doktor na mag-exercise na siya, maglakad-lakad, no? Kasi pag nasa 8 months na pataas, safe na ang baby. Kasi yung pag-e-exercise, paglalakad-lakad, pwede siyang mag-trigger ng labor, no? Premature labor kasi napagod sa kalalakad. Pwedeng sumakit yung tiyan,
tapos mamaya lalabas yung baby na wala sa oras. Kaya hindi siya ina-advise exercise o maglakad-lakad ng nasa mga 6 months, no, 7 months kasi pag nag-preterm labor, lumabas ang baby, mahirap pabuhayin ang baby na nasa 7 months below. So, pwede nga advice ng doktor, pag nasa 8 months pataas na ang buntis, pwede na maglakad-lakad. Kasi yung mga buwan na ganyan, kung mag-labor man yung buntis, no, kulang na lang sa weeks na lang or ilang araw. So, malaki naman ang chance ng baby kahit premature siyang ilabas, eh mabubuhay siya. Ibang kaso naman yun kapag high blood ang buntis, no? So, kapag high blood, nasa 8 months pataas, eh wag yun nang palakarin, wag nang mag-exercise. Kasi lalong tataas pa ang blood pressure kapag napagod ang high blood na buntis. Kaya nga may mga pasyente sinasabi pagdating sa clinic, "Dok, nilalakad ko na talaga yung papuntang Capitol sa umaga." No, alam niyo yung Capitol, nasa taas yun, parang bundok yun. So, nilalakad ko na yung sa Capitol, pero mataas pa rin yung blood pressure ko. So, yun ang mali, no? So, kahit anong lakad mo dyan, eh, lalong tataas lang yung blood pressure mo kasi high blood ka na, pinagod mo pa yung sarili mo. So, ibang kaso naman, pag high blood, so hindi na ina-advise ng doktor na maglakad-lakad o magpagurin yung buntis kasi lalo lang tataas yung blood pressure. Okay? Yun yung bawal ang mag-exercise, no? So, punta naman tayo sa pang-apat na bawal sa buntis. Bawal ang hilot. Okay? So, dito kasi sa probinsya, uso ang hilot, no? Minsan, parang namumroblema pa ang buntis, no? Pagpasok sa clinic, sinasabi niya na, "Dok, 5 months na ito, dok, pero hindi ko pa napahilot kasi busy ako." So, mali yun na magpahilot, no? Kasi pag pinahilot, mamaya nagalaw or na yung placenta, no? Kasi minsan paghilot, nagse-separate yung placenta sa nanay. So, yun na, doon na magiging problema. Magbi-bleeding ang buntis, tapos lalabas ang baby na wala sa oras kasi sa hilot, no? Tinatanong ko kasi yung mga buntis, bakit magpapahilot, no? So, pag nasa first trimester pa, sinasabi nila para tumaas, kung sa Bisaya pa, ipaukang, para tumaas yung matres, no? So, mali din yun kasi pag early stage of pregnancy pa, 5 months ang and below, expected talaga na nasa baba yung matres, no? Kasi imposible namang maliit yung baby pa, tumaas na yung matres nyo hanggang dito sa may sikmura na, kagaya ng 8 months o 7 months na pagbubuntis, no? So, normal lang na nasa baba yan. Tsaka huwag nyo nang ipagala, huwag nang piliting itaas kasi doon na magkakaproblema, magbi-bleeding. No? So, antayin lang, tataas lang naman yan kasi yung matres sumusunod lang yan sa paglaki naman ng baby. So, huwag piliting itaas kaya pinapahilot. Ito namang mga nasa 7 months na pataas nagpapahilot, eh kasi para daw itama ang posisyon ng baby, lalo na pag nakita sa ultrasound na baliktad yung baby, nauuna yung puwet, no, yung breech. So diyan na nagpapahilot na para ikutin ang baby. So mali din po yun. Minsan sinasabi ng hilot nasa tamang posisyon na, pero wag po kayong magtiwala doon kasi kagaya nung may dinala sa ER, no, nakalabas na yung isang paa ng baby. So sabi ng husband, "Bakit nga nung dok, nagpahilot naman kami?" Sabi ng hilot, normal na yung posisyon ng baby, kaya kumpiyansa kami. Tapos nagulat na lang sila, lumabas yung paa. So, wag po kayong maniwala na pwedeng iikot nila, no? Ang problema dyan, sa kahihilot, kahiikot, yun na nga, pwedeng magalaw nila yung placenta, tapos mag-separate yung placenta sa nanay. Di ba yung placenta lalabas pag wala na ang baby sa loob? Pero pag pinahilot nyo, pwedeng matanggal yan sa loob, na nasa loob pa rin yung baby. So, magbi-bleeding, pwedeng mamatay ang baby sa loob or lumabas na premature yung baby. So, hayaan nyo lang po ang normal na galaw ng baby sa loob, no? Meron naman nakita sa ultrasound, 7 months suhi, hindi naman pinahilot, nang pinarepeat na nung 9 months na yung tiyan, nasa normal na position na yung baby, no? Halimbawang suhi, hindi naman ginalaw, no? Hindi ginalaw. So,
suhi na yung baby nung nakitang 7 months hindi ginalaw, tapos pag ultrasound ng 9 months, suhi pa rin. So, wala na tayong magagawa. Ganun talaga yung position ng baby. So, yun ang mga ini-schedule na CS, no? Para naman safe ang baby sa paglabas, pati na rin ang nanay. Kesa naman ihilot-hilot niyo tapos magka-problema, mag-bleeding, tsaka lumabas na lang yung baby na wala sa oras, tapos hindi naman nabuhay. So, yun. Bawal ang hilot sa buntis. Kahit saan kayong pumuntang OB, no? Sa Manila, wala talagang mag-a-advise sa inyo na hilutin yung tiyan kasi paniniwala lang yun ng mga matatanda. So, hindi po, baka may magsabi na, ako hinilot naman ako pero wala namang nangyari sa akin. Oh, pwede yun, di ba? Hindi naman lahat ng hinilot ay nagka-problema. Tsaka hindi nyo kasi nalalaman kung sino yung mga nagbi-bleeding or nanganak wala sa oras na hinilot. Kasi kami sa hospital, dun kasi dinadala yung nagkaka-problema. Kasi, kaya alam namin na pwedeng mangyari yon na after hinilot, 1 week or 2 weeks, sumasakit-sakit yung tiyan, nagbi-bleeding, tapos lumabas yung baby. So, bawal ang hilot sa buntis. Okay? So, ang panglima na bawal ay bawal yung sa Bisaya pa haplas, no? Sa Tagalog, yung may pinupunas. Kadalasan kasi nagkakaproblema nito kasi dumadating sa clinic, sinasabi ng buntis na nag-allergy siya sa kinain na manok, no? Kaya yung tiyan niya nagkasugat-sugat na kasi kinamot, nag-gasgas, tapos nilagyan pa ng mga dahon-dahon, lalong lumala, no? Yung iba pulang-pula na, parang naluto na. So, pumupunta na sa clinic yun ang problema. Hindi po yun dahil, kasi yung iba pinagbibintangan yung kinain na manok, kinain na seafood. Hindi po totoo yun kasi pag nag-allergy kayo dun sa manok na kinain nyo, hindi po yun pipiliin ng kate yung tiyan nyo lang. No? Siyempre, pag kinain nyo na nag-allergy kayo sa manok, pati yung mukha nyo, mga braso, mga binti nyo, mangangati. Bakit nag-concentrate lang dun, ang kate dun sa tiyan nyo? Kasi ang dahilan nun, may nilagay kayo dun, may pinunas o may haplas kung sa Bisaya pa, na kontra naman ng skin nyo, kaya nag-allergy yun, no? So, pag concentrated lang dun yung problema, yung pangangati, tinatanong ko ang pasyente, may pinunas ka ba dito? So, meron talagang pinunas, no? Kasi sila naniniwala na pag sumasakit yung tiyan, para mawala yung panuhot, yung sa Tagalog pa kabag, no? Pag sumasakit kasi yung tiyan, iniisip kaagad nila na kabag, hangin. So, kaya nagpupunas sila ng kung ano-ano pinupunasan nila. So, ang problema noon, yun na nga nagkaka-allergy sila. No, yung iba pa sinasabing dahil sa buhok ng baby sa loob kumakati. Hindi po yun. Dahil po yun sa pinunas nyo na yung lana, ano ba yung sa iba? Yung iba nasa garapon na may mga ugat ng halaman or mga dahon ng halaman. So, wag na po nating gawin yun kung sumasakit ang tiyan. Magpunta na lang sa doktor. Meron namang nire-reseta si Doc, no? Para hindi magtigas-tigas ang tiyan o kaya nararamdaman yung may sakit. So, may gamot naman para dyan. So, bawal ang hilot. Okay? So, punta na tayo sa pang-anim. Ito tinatanong naman ng pasyente. Dok, pwede ba akong magpabunot ng ipin? Kasi masakit talaga yung ipin ko. Ang sagot ko dyan, kung matitiis nyo pa, no, lampasan nyo muna yung first trimester para mas safe ang baby. Kasi pag binunutan kayo ng ipin, syempre, after that, bibigyan kayo ng antibiotic tsaka pain reliever. So, yun na nga ang sinasabi natin dun sa number one na bawal, bawal uminom ng kung ano-anong gamot. So, kung matitiis nyo pa, antayin na lang na lumampas yung first trimester. At least, medyo safe na si baby dun kung hindi nyo na talaga matiis yung sakit ng ipin. Kasi, pag pain reliever naman, ang pinaka-safe lang paracetamol. So, napaka-mild lang nun na pain reliever. Kaya yung iba, dok, hindi nawawala sa paracetamol. Pero ito, subukan nyo. Noon, naranasan ko rin to, no? Yung buntis ako kasi may butas yung ipin ko. Nung sumakit ang ipin ko, yung cotton ball, gumawa kayo, maliit lang talaga, nakasya lang dun sa butas ng ipin nyo.
Tapos yung cotton ball, eh, basain nyo ng perfume. Perfume ha, hindi cologne. So, pagbasa na, yung maliit, yung ginaganon nyo na cotton, lagay nyo doon, ipasok nyo doon sa butas. Nawawala yung sakit, no? Hindi ko alam kung ano ang meron doon sa perfume na nakakawala sa sakit. Kasi no, narinig ko din lang yun sa isang pasyente. So, ginaya ko, totoo naman na wala. Tapos, in-advise ko rin sa ibang pasyente, so sabi rin nila na wala. Kaya naantay, ito naman ay para makaraos ka lang sa first trimester na sakit ng ipin. After that, pwede ka naman na magpabunot ng ipin kasi safer na ang baby kapag uminom ka ng mga gamot. Okay, so iwasan ang magpabunot ng ipin lalo na pag nasa first trimester. Kung maaari, lampasan niyo yung first trimester bago bunutin ang ipin. Okay. So, punta naman tayo sa pang-pito, no? Yung mga buntis, eh, bawal na magsuot ng mga masisikip. So, yung mga pasyente pumupunta sa clinic, "Dok, sumasakit yung tiyan ko." So, pag-examine ko, pinahigas, naku, ang sikip-sikip ng pantalon, no? Yung garter ng pantalon. Minsan naman yung garter ng panty. So, bawal nang magsuot ng mga sisikip. Kaya ngayong sinusuot ng mga buntis, eh, maternity dress, no? Maluwag talaga. So, masama sa baby pag naiipit. No, hindi maganda yung growth niya, tsaka yung blood supply na nalilesser kasi masikip yung garter, no? Masikip yung suot niyo. So, iwasan ang mga masisikip na kasuotan. At isa pa, yung heels, no? So, pag buntis, yung mga flat shoes na lang ang gamitin. Huwag nang mag-heels. Kasi pag na-slide kayo, natapilok, tapos bumagsak kayo, na pwedeng mag-bleeding at lumabas yung baby na wala sa oras. Okay, so bawal ang masisikip, bawal ang heels. Okay, punta tayo sa pang-eight, pang-walo. Okay, ito. Tinatanong din to palagi ng mga pasyente. "Dok, sabi nila bawal daw ang nakaharap sa computer palagi." Oo, bawal naman, no? Bawal talaga yun. Kahit hindi naman sa mga buntis, no? Kahit sa amin or sa mga bata, bawal yung palagi na lang nakaharap sa computer. Pero sa mga buntis, kasi sinasabing may nakukuhang radiation doon na pupunta sa baby, no? So, masama ang radiation, lalo na pag nasa first trimester, baka maapektuhan ang pag-develop ng mga important organs ng baby. So, iwasan ang palagi nakaharap sa computer. At kasama na rin doon yung pagpupuyat. So, bawal magpuyat ang mga buntis. Sinasabi nga na dapat ang buntis, balanced diet, and then enough sleep, enough rest. So, bawal magpuyat. Ngayon, sinasabi naman ng mga buntis na, "Dok, pinipilit ko namang matulog ng maaga, pero hindi ako inaantok." So, karamihan, nagkakaproblema, no? Parang may sleeping problem sila, yung pattern ng pagtulog nila. Yung iba naman, "Dok, nakakatulog ako ng 10 p.m. pero nagigising na ako ng mga 3 a.m. Kaya napupuyat din sila. So, yung iba humingi ng sleeping pills, so bawal naman yun, no? Sa mga buntis. Siguro naririnig nyo yung iba nag-a-advise, no? Yung milk, yung mainit na milk before matulog para daw makatulog ng maaga, masarap ang tulog. Yung iba naman, eh, nagbabasa, no? So, nagbabasa hanggang inantok. Ito yung mga naririnig ko rin sa mga buntis kung ano ang ginagawa nila. Yung iba naman, nag-Facebook hanggang antukin. Yun ang sinasabi nila. Pero yung iba, syempre nagre-reklamo, eh, umiinom na ako ng milk, Dok, pero ganun pa rin hindi ako makatulog. So, siguro kanya-kanyang diskarte na lang yan. Kasi yung iba naman, pag nagbabasa, nakakatulog daw sila. Yung sa akin naman, nung buntis ako, kasi ganyan din ako. Minsan late na ako nakakatulog, mga 10 to 11. Tapos nagigising din ako ng mga 3 a.m. So, ganun din. Tapos kung kailan mga 6 a.m. na, tsaka naman ako antukin na dapat bumangon na, no? Yung ginagawa ko naman noon, pag 6 p.m. na, naliligo ako. Yung hindi naman malamig, no? Yung warm water ang ipanligo nyo. So, pag naliligo ako, pagdating ng mga 8 p.m., 9 p.m., antok na ako niyan. Siguro dahil presko yung katawan ko, no? Antok na ako niyan. Tapos, pag nakatulog ako, dire-diretso yan. Nagigising na ako ng mga 5 a.m. So, subukan niyo yun, yung maligo sa gabi. Pero, para sa akin yun, no? Hindi ko naman pinipilit na gawin niyo yun kasi meron talagang mga buntis na ayaw maligo or hindi sanay maligo sa gabi.
So, depende rin sa katawan nyo. Kung hindi naman kayo sanay, eh wag na lang. Baka yun pa ang dahilan na sipunin o ubuhin kayo. Pero dapat yung maligam-gam na tubig, ha? Wag yung malamig na tubig. Okay. So, bawal ang computer, bawal ang pagpupuyat sa buntis. Okay. Ang pang-siyam naman. Ito. Sa buntis, bawal ang soft drinks. No? Kasi, kahit naman sa atin ng mga hindi buntis, bawal ang soft drinks. Wala naman tayong nakukuhang sustansya dyan. So, bawal ang soft drinks, bawal ang kape. So, kasi may mga studies na ang mga kape, soft drinks, nakakabawas ng, nakakahadlang sa growth ng baby sa loob. So, iwasan, meron namang mga milk, diba? Kahit hindi milk sa buntis, kahit anong milk, basta hindi lang coffee. So, soft drinks, coffee, bawal. Lalong-lalo na ang paninigarilyo. So, bawal, hindi lang sa mga buntis, sa lahat ng tao, bawal ang paninigarilyo. Okay, so, nasa pang-siyam na tayo. Ngayon, punta tayo sa pang-sampo. Itong pang-sampo, si Mr. palagi ang nagtatanong nito, no? Pag magkasama si Mrs. tsaka si Mr. sa clinic. Bawal ba ang sexual intercourse? So, hindi bawal, okay lang ang sexual intercourse. Maliban lang kung nakakaranas si Mrs. ng spotting or pananakit ng tiyan. So, wala munang contact pag ganyan. Or di kaya, after contact, naramdaman ni Mrs. na tumigas yung tiyan niya. So, wag na lang munang mag-contact. No? Kasi baka mag-premature labor. So, yun ang tanong na gustong kayo mga nanonood ngayon, no? Kung nahiya kayong itanong, ito na, sinagot ko na. Kasi minsan, tapos ka nang mag-explain, paalis na yung si mag-asawa, no, nag-prenatal, hindi pa tumatayo, tapos nagtititigan. Yun pala, nagtutulakan kung sinong magtanong. So, sa bandang huli, si Mr. talaga ang nagtatanong, Dok, pwede ba kaming mag-labing-labing, no? So, pwede bang mag-sexual intercourse? So, yun ang tanong doon. Pwede, hindi bawal sa buntis. Basta wala lang yung pananakit ng tiyan o di kaya yung nag-i-spotting si Mrs. Okay, yun yung 10 bawal na gawin, kainin ng mga buntis. So, kung may mga tanong pa kayo, kung bawal ba ito or hindi, na hindi ko na-discuss. Kasi itong mga diniscuss ko, base lang dun sa mga palaging tinatanong ni Mrs. sa clinic. So, kung may mga tanong kayo na hindi nakasali dito, i-type nyo lang dito sa comment section ng YouTube channel ko. I-type nyo, kasi pag nabasa ko, sasagutin ko yan. Okay? So, yung mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe dito sa YouTube channel ko, Ritzy Bancoro, at pwede nyo itanong lahat ng tungkol sa OB na mga katanungan. Okay? So, thank you for watching. That's all. Bye!